Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po, syempre, saan pa ba tayo? Kundi ang update natin sa EAT at sa TVJ at ang iba pang noontime show na katapat nila. No? Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaction. Pasok! Ayan mga katunay, at syempre nandito tayo sa Battle of Noontime Show. Ito yung one week na resulta na nakita natin. Ito ha, ipapakita ko sa inyo. Syempre iba-iba yung nagiging resulta, yung nagiging survey, no, sa isang linggong paglabas nung tatlong noontime show na magkakatapat. At ito, nung July 1, no, ang EAT ay nakakuha ng 8.4%. No? Ang Itbulaga sa GMA 7 ay nakakuha ng 2.6%. At ang It's Showtime sa GTV ay nakakuha ng 3.9%. Ayan yung July 1. At nung July 3 naman, ang EAT ay nakakuha ng 6.3%. At ang Itbulaga sa GMA 3.3%. At ang It's Showtime 2.9%. At nung July 4, 5.0% ang nakuha ng EAT at 3.9% ang nakuha ng Itbulaga sa GMA at 3.1% ang nakuha ng Showtime, no? At nung July 5, ang EAT ay nakakuha ng 4.6% at ang Itbulaga sa GMA ay nakakuha ng 3.3% at ang It Showtime ay 3.5%. At nung July 6, ang EAT ay nakakuha ng 4.4% at ang Itbulaga ay nakakuha ng 3.5% at ang It Showtime ay nakakuha ng 3.5% din. Halos pantay lang, ha? Bah! At nung July 7, ayan, ang EAT ay nakakuha ng 3.9%, ang Itbulaga ay nakakuha nang sa GMA ya ng 3.3% at ang It's Showtime ay nakakuha ng 3.2%. Aba, medyo umuungos yung sa GMA 7 ha. Hindi lang ito yung mga survey, no, yung sa isang linggo. Marami pa namang lumalabas na ibang mga survey. Syempre, ito lang yung nakuha natin. So, napansin natin dito na medyo bumababa yung EAT. Yun nga sinasabi nila do sa mga comments na nakita ko. Pero sa tingin ko hindi naman. No? Mas cool pa rin panoorin ang mga original dubber cards at ang mga TVJ para sa akin. Syempre, nakikita pa naman natin, marami pa tayong makikita na palabas. No, wala pa kasi yung ano diyan eh. Wala pa yung mga ibang programa ng EAT diyan, no? Hindi pa nila nilalabas masyado. So yung Sugod Bahay, ayan nilabas na. Syempre, si Raisa, si Paulo at si Ryan Agoncillo pa lang ang lumalabas doon. So, kapag nandiyan na si Jose at Wally, nandiyan na sa Sugod Bahay, lalong ano, mas lalong tatamis ang timbla noon. No, mas lalong nakakatawa. So, yung ano naman, nakita natin yung Itbulaga, no, sa GMA ay medyo umuungos ng konti sa Showtime, no? Ay mas mabuti sa kanila yung good to hear that, no, na ano, o malay nyo, pero bakit hindi na lang nila subukan na palitan yung pangalan? 'Di ba? Mas maganda 'yon. Oh. At syempre yung Showtime, ayan. Medyo umaano lang, sumasabay lang siya sa ano, sa Itbulaga sa GMA 7. So mga ilang araw pa ang darating niyan, ilang linggo pa, malalaman at malalaman natin 'yan.
At yung big announcement to, panoorin natin. Mukhang mapupunta na talaga ang titulo ng East Bulaga kina Tito Vic at Joey dahil may big announcement na magaganap mula sa Bulaga family. Nag-post din sila ng it na tila nga may karugtong itong salita at abangan daw sa July 31 na siyang nagbigay ng tagpi-tagping impormasyon gaya na lamang ng pakikipagpulong o pakikipagnegosasyon ni Willie Revillame sa mga halos-hos. Na tila nga si Willie Revillame na at ang kanyang show na Wawawin ang makakakuha ng time slot katapat ni na Tito Vic at Joey at ni Vice Ganda. Tila nga unti-unti na nakakamit ng mga legit double cats at ni na Tito Vic at Joey ang kanilang hostisya na maibalik sa kanila ang titulong Eid Bulaga na inagaw ng mga halos-hos. So ito po, quick update lang ha. Naglabas ng bago. So yung sinasabi na ano, no, yung big announcement na yon sa July 31, eh hintayin natin kung ano yun. Yung sinasabi nilang big announcement na yon, kung sa kanila na ba mapupunta ang Eid Bulaga. Pero ang ano eh, ang alam ko is hindi na double cards ang sinasabi doon sa Eid Bulaga sa GMA, no? Kasi kapuso na ata, no? Ayaw na nilang banggitin. So good to hear that, no? Na syempre naman alam naman natin na si Sir Francis Magalona, no, ang nagpauso ng salitang double cards at isa sa legit na double cards na dapat ang nagmamay-ari ay ang EAT o ang TVJ at ang legit double cards. Dahil syempre si Sir Francis Magalona ay legit double cards talaga yan. Kung nabubuhay yan, kahit yung double cards na salita, hindi niya papayagan na gamitin nyo na lang basta-basta. Diba? Itong music video, itong si Willie Revillame na ang title po ay Babalik Ako. Yan, very clear, mukhang napakalinaw nung kanyang mensahe sa kanyang mga tagahanga, sa mga supporters, na siya po ay pabalik na. He is on his way back to television. Ang tanong lang ko ay saan? Okay? Siya po ba ay sa GMA, sa GTV, o sa TV5, o baka sa ibang stasyon? Hindi po natin masabi, pero kung titingnan yung mga indication, mukhang Channel 7 yung pong gusto ni Willie at nakitaan niya ng opportunity dito po sa time slot na hawak ng tape. Okay? Masabi kasi gusto niyang mauna eh, para makaporma na kagad siya dun sa time slot na yon. So, tingnan po natin in the coming days kung ano po ang mangyayari dito po sa mga balak ni Willie para ibalik ang Wawawin. So, yan na sinasabi, no? Magbabalik daw si Willie Revillame. So ang gusto ay sa GMA7. Bali ang mangyayari is tatapatan niya ang showtime. Paano ang magiging usapan niyan? Sa tingin niyo ba ipapayag ang GMA management na tapatan ni Willie Revillame ang showtime sa GTV? Siguro naman kung pera-pera lang naman ang usapan, papayag din naman ng GMA7 dyan. Ang tanong, papayag din ba ang showtime or papayag ba si Willie Revillame na itapat ang programa niya mismo sa showtime na iisang istasyon lang sila, no? Pareho silang kapuso, no? Parang ang gagawin nila dito, dalawang kilala nating pader, no? Kasi pader na talaga yung TBJ, mas matibay na pader yon. So ito pa, dalawang pader talagang makikipagbanggaan, no? Dito sa EAT, medyo talagang malaking hamon yan, pero hindi naman talaga nakikipagkompetensya ang TVJ sa kanila. Dahil ang gusto ng TVJ at ng mga legit double cards ay magbigay lang ng saya sa pananghalian at sa lahat ng mga tao, kaya sila nagbalik. Diba? Sinabi nga nila noon na kahit saan sila ilagay na oras, basta importante ay maipalabas sila at makipagbigay sila ng saya sa lahat ng mga tao. Diba? Yun lang ang gusto nilang mangyari. So, higit pa doon, nagkaroon sila ng Noontime show simula nung mawala ang showtime. Ayaw naman nilang nga paalisin ang showtime nun eh. No? Kumbaga, sila na nagsasabi kahit saan nyo kami ilagay. No? Hindi nila sinusulot ang showtime. So, yung may-ari lang talaga, syempre natapos na rin yung kontrata ng showtime. No? Kaya, pinasok na rin sila sa Noontime show. No? Na alam naman na gustong i-continue ni MVP ang legacy ng TVJ sa Noontime show. Okay, so pag-usapan po natin yung pong mga ilang attack pages ng ABS-CBN. Kasi po ngayon po ay ang punteriya po nila, ang kanilang pinatatamaan at tinitira ay ito pong bagong show ng TVJ. Okay, so syempre, nung Sabado,
comeback, malaki, talagang lahat naka-tune in. Tapos meron daw trend na pababa ng pababa ng Monday, Tuesday, Wednesday. So basahin po natin ha, ito yung nakasulat mismo dito sa ito, Bylon ngayon. Isa po ito sa mga pro-ABS-CBN na pages na hindi naman natin sinasabi na ABS-CBN yung nagpakawala nito mismo, di ba? Pero ito yung mga talagang pro-ABS na pinagtatanggol yung mga shows ng ABS. Okay, so ito, ratings ng EAT ng TVJ sa TV5. Parang spaghetti, pababa ng pababa. Huling tatlong linggo, medyo malakas yung tira. Huling tatlong linggo daw, Chariz. Sa una lang malakas, na curious lang talaga ang mga tao, kaya maraming nakimarites sa pilot episode ng EAT noong July 1, Saturday. Noong July 1 daw, 8.4, 6.3, 5.0, at noong July 5, according to Nielsen, ay nasa 4.6 na lang. Samantala, consistent naman na naglalaro sa 3-4% ang average rating ng It's Showtime. Ayon sa AGB Philippines, na tanging urban lamang ang sinusukat pagdating sa TV ratings, hindi tulad ng Kantar na mas malawak ang sakop ang urban and rural areas. Talagang may tira talaga itong mga pro-ABS-CBN pages na ito dito po sa Tito Vic and Joey. Maniniwala ako sa kanila na pababa ng pababa ang TVJ, no? At walang at nawawala yung suporta na inagkaka-interest lang yung mga tao nung una. Maniniwala ako sa kanya kung ang programa ng TVJ at siyang Itbulaga na yan na nasa GMA7 ay hindi tumagal ng 44 years. Diba? Sa tagal ng ginawang serbisyo at yan ang pioneer sa noontime show, ang TBJ, sa tagal nila dyan, subok na sila. No? Siyempre, ang ipagtatanggol mo, sarili mong mga kakampi. Ang ipagtatanggol mo, yung sarili mong mga kasama. Diba? Pwedeng ganon. Oh. So, hindi kapanipaniwala na sasabihin mo na bumabagsak ang TBJ at maaaring umangat ang katapat ng TBJ sa noontime show. Matagal na nilang katapat yung mga yan, no? Pwera doon sa GMA7, doon sa Itbulaga. Matagal ng katapat ng TBJ ang It's Showtime. At alam naman natin na hindi umungos ang It's Showtime sa TVJ. Sa kabila nun, hindi ginagawang puri ng TBJ yung ganun. Hindi naman sila nakikipagkompetensya. Sinasabi nila pa ulit-ulit, gusto lang nilang magbigay ng saya. So yung mga tao lang na iba ang nagbibigay ng kompetensya sa kanila o ang katapat nilang programa. No? Yun lang yung nakikipagkompetensya, pero sa kanila walang kompetensya. Sa tagal nilang 44 years, hindi sila umalagwa. Nasa number 1 sila sa noontime show, no, ang Itbulaga nung nandudoon ng TBJ. So paano sasabihin na lumalagapak sila? Matagal na nilang katapat yan. Okay, dito sa kanilang bagong show, magbigay tayo ng reaksyon. Sa akin nga, expected naman talaga yan, na definitely yung hype dun sa unang episode, nandyan, malaki talaga. Oo. Ngayon po, na yung hype ay nagsisimula nang bumaba, kasi nandyan na yung mga show, nakalatag na diba? So sa akin, it is up to the shows kung paano nila mare-retain yung pong kanilang mga audience at paano sila makakagawa ng mga magandang mga segment, magandang mga gimmick para po makakuha ng mga bagong viewers at ma-retain yung pong mga lumang viewers. At saka isa pa, wala pa masyadong inilalabas ang EAT na mga talagang shows nila, ng mga programa nila, no? Paisa-isa pa lang nilang nilalabas, no? Hindi pa kabuuan. Kahit nga yung Sugod Bahay, wala pa si Jose tsaka si Wally. Pero nandudoon, ha? Wala pa si Jose tsaka si Wally, ha? Nasa Amerika si Jose at si Wally, balita ko nasa Japan, no? Wala pa sila sa Sugod Bahay niyan, no? Hindi pa sila lumalabas sa iba't ibang mga ano ng EAT, no? Pero ungus pa rin ang EAT. Paano pag bumalik yung dalawa? 'Di ba? Syempre mas malilibang yung mga tao. Paano kung may mga dumagdag pa diyan ng mga kalug talaga, no? Na mga host, may idagdag pang malalakas na host diyan. At sigurado namang may mga sasamang malalakas na host diyan. Kilala naman natin ang TBJ, 'di ba? Napakalaki ng respeto ng mga dekalidad na artista sa TBJ.
Okay? Ako po, hindi po ako na-alarma sa bumaba yung TBJ na ganyan. Alam nyo, ang 8 Bulaga, sa kanilang history, sa 44 years, taas-baba, pero ang one thing for sure, kapag mga panahon na bumababa yung ratings ng 8 Bulaga, ay makakaisip sila ng bagong gimmick, ng bagong ng bagong portion, ng bagong kanta o ng bagong cast member na talagang sisipa na naman yung kanilang mga ratings. Matalino yan. Yung sa Aldab na lang, di ba? Yung kalaban nila noon medyo dumidikit na. Tapos biglang nagkaroon ng Aldab. Tapos yung kay ano kay Riza Mino, kay ano charap-charap, lakas din noon. 'Di ba? So parating nakakahanap ang Tito Vic and Joey. Magaling yung kanilang mga writer, si Ma'am Jenny, 'di ba? At saka yung grupo nila diyan. Magagaling yung nakakahanap sila ng paraan na makuha ulit yung atensyon ng taong bayan. Normal 'yon. Alam nyo, maganda nga 'yan eh kasi at least ang daming choices eh. 'Di ba? Normal 'yun na minsan paikot-ikot yung mga tao, kung ay may bagong portion dito, dito naman tayo, may bagong ano dito. So sa akin, don't discount yung pong experience at husay ng Tito Vic and Joey sa paggawa ng bagong gimmick. Hindi sila tatagal ng 44 years kung hindi sila magaling makaisip ng mga bago. Eh, natating natong hayaan ang video na 'to, no? Talagang magaling talaga mag-isip yung tatlong 'yan, si Tito Vic and Joey at syempre yung writer. Syempre lalo na yung pag-iisip ni Sir Joey De Leon, no? Alam naman natin napakatalinong tao niyan, no? Hindi nga naman tatagal ang 8 Bulaga noon, no, nandiyan ang TVJ in 44 years kung hindi sila magaling mag-isip kung paano sila muling babalikan ng mga tao. At nangyari naman na binabalik-balikan sila sa tuwing tanghalian, syempre hanggang sa sinundan na sila, no? At syempre abangan natin ito sa July 31, kung may aabangan ba tayo, di ba? At eto pa, abangan din natin ang mga ipapasok na programa ng EAT sa kanila. Abangan natin yan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.